Kumusta kayo, kapwa ko OFW? Kumusta na? Naalala pa ba kayo ng pamilya niyo sa Pilipinas? Kumusta naman pag nagpadala kayo, guys? Naalala ba kayong pasalamatan pag nakuha na ang inyong padala? Diba, ang saklap ng buhay natin dito, guys, sa bansang malayo, nag-iisa lang tayo. Pero bakit? Puro problema na ibibigay minsan ng mga pamilya natin sa Pilipinas. Diba? Problema nila, problema mo. Problema mo dito, problema mo lang. Hindi na sila nadadami. Diba? Ang ganda sanang isipin kung lahat ng sasabihan mo, ng problema mo, pagod mo, nawawala ang stress mo, hindi yung wala kang mapagsabihan ng iyong problema, ng stress mo. Diba? Magsasabi ka pa lang sa kanila, uunahan ka na nila. Pagtatanungin mo, parang pag nagpadala ka pa, parang ikaw pa yung may utang na loob na nagpadala. At ikaw pa talaga mismo yung mag-a-update na nagpadala na ako, nakuha nyo na ba? Ikaw pa mismo magtatanong. Pag nakuha na yung pera, instant, ganyan na. Wala na, hindi na sila nakakaalala. Pagtanungin mo kung ano ang binili nila sa iyong pinadala o ano ang ginawa nila doon, sila pa yung galit. Diba? Saan tayo lulugar, guys? Hindi ko naman nila lahat-lahat ng pamilya natin sa Pilipinas is pare-pareho. Hindi ko naman po nila lahat. Meron din po maaayos na pamilya. Meron din po yung mga mahihirap na umintindin na hindi porket nasa abroad tayo yung masarap na buhay natin. Hindi lang nila alam. Hindi porket pag nag-day off ka, ayan, ang ganda ng ayos mo. Sasabihin nila, wow, nagmamaganda, sarap buhay, or ano yan. Di ba, guys? Alam nga naman, lalabas ka ng bahay, first time lang. First in a week. Kako pala, one day in a week. Pwede kang mag-ayos sa sarili mo. Hindi yung puro ganito ka na lang lalabas, di ba? Minsan nga, hindi pa natin makuha mag-supply, di ba? Pero bakit? Mahirap silang intindihin, mahirap nilang intindihin kung anong sitwasyon natin dito. May mga naman sa Pilipinas na nakakaintindi ng sitwasyon natin. Nagbibigay ng update, yung nagbibigay, oh, kumusta ka na kahit walang kailangan. Diba? Oh, mama, papa, or ate, kuya, nanay, tatay. Ganito na ang nangyayari sa akin dito. Ito, nagrado ko ngayon. Ganito na ang nangyayari. Mama, kain tayo. Kumusta ka na dyan? Kumain ka na ba? May mga ganon. Pero, mas karamihan ata sa atin yung hindi na tayong aalala pag wala silang kailangan. Hindi porket malayo kami, is ilalayo nyo na rin yung loob ninyo. Mas sana ilalapit nyo ang loob nyo sa amin dahil kami nag-iisa dito. Diba? Ang hirap ng sitwasyon namin dito. Pero sana naman maintindihan nyo na konting kumusta, konting pasasalamat, malaking bagay na sa amin yan. Sana hindi lahat ng puro nakikita niya sa litrato na masaya kami. Hanggang picture lang yun. Pero pagkatapos ng camera, ayan na naman ang lungkot. Pagkatapos ng isang araw na pahinga or rest day, back to normal na naman. Ang hirap na naman. Kami sunod sa utos. Ito pa minsan nangyayari sa Pinas. Porket na ako online, hindi porket na ako online, is hawak-hawak o taban-taban na namin ang aming mga telepono. Minsan naka-online lang yan, pero yung unattended yan, hindi namin mahawakan. Tapos pag hindi mo nasagot, sila pa nagagalit. Diba? Hindi na namin alam kung saan kami lulugar. Diba? Sana naman, maintindihan nyo dyan sa pamilya sa Pilipinas na hindi basta-basta o hindi biro-biro ang sitwasyon namin dito. Bigyan nyo lang po kami. Laanan nyo lang po kami ng konting oras. Di po ba? Konting panahon, konting oras, konting pang-unawa. Yun lang po. Huwag nyo naman na po kaming bigyan ng maraming stress. Kasi pagod ang katawan namin sa trabaho. Papagulin nyo pa ba naman ang isipan namin
dyan sa Pinas. Di po ba? Saan po kami lulugar? Kaya marami rito. Maraming kawa nating OFW. Ang nawawala na sa sarili. Yan, aminin natin yan, guys. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa magulang, kahit na anong, diba? Ipupukol nila sa ating mga OFW. Pero sana naman, kahit minsan, intindihin nyo ang kalagayan namin dito. Dahil hindi basta-basta ang kalagayan namin. Hindi basta-basta ang sakripisyong ginagawa namin. Alam ko nagsasakripisyo kayo dyan sa bansang Pilipinas. Ayaw nyo rin malayo sa amin. Ayaw nyo rin malayo. Mahal nyo sa buhay. Pero sana naman po, bigyan nyo po kami ng pangunawa. Bigyan nyo naman po kami ng konting oras. Intindihin nyo naman po kami. Balitaan nyo naman po kami. Kung ano na nangyayari dyan. Masarap naman po siguro sabi, Mama, Papa, Ate, Kuya, Inay, Tatay, kakain na po kami. Anong ulam nyo? Kumain na po ba kayo? May masama po ba sa inyo? Masama po ba pakiramdam nyo? Diba? Konting kumusta, simpleng bagay lang yan. Pero dito, ang sarap sa pakiramdam pag ginawa nyo yan. So sana, wala akong pinapatamaan dito sa video na to. Pero sana naman po, kahit papano, maliwanagan ang mga isip natin kung ano ang sitwasyon natin. Diba? Maraming salamat po. Buhay ang kapako-OFW. Balang araw, makakauwi rin tayo at mayayakap natin ang mga mahal natin sa buhay. Balang araw, hindi na rin po tayo magkakalayo. At balang araw, sama-sama na tayong kumain sa isang hapag. So, bye-bye muna po.